Hello and good day. I'm Coach Concepcion and you're watching Daily Tribune's Entertainment Hour. And my co-host, Kat Lemit, unfortunately can't make it today. But gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ating special guest sa ating show ngayon ay isang respetadong director ng pelikula, television at entablado, si Joel Lamangan, at ang isang nag-artista pero ngayon ay film producer na ang kaibigan, si Joel Serrano. Magandang hapon sa inyo lahat. Okay. Good afternoon po, Kuya Poch and Direk. Good afternoon. Hello, hello. Salamat sa panahon na alam, medyo busy kayo ngayon. Joel, kwento mo nga itong pelikulang Anak ng Macho Dancer na ginawa niyo ni Joel at si Joel the producer. Sino ba? Si Joel o si Joel? Ikaw muna. Joel. Ako? Direk. Direk. Ako? Kayo muna, Direk. Ay, natatandaan nyo, may mga karakter noon sa Macho Dancer ni Lulu Broca, si Alan Paule, at saka, yes, at saka si Jacqueline Jose. Dito, tinakita natin kung sino ang naging anak ni Alan Paule at ano ang nangyari sa kanyang buhay. At ganun din si Jacqueline Jose. Dito ay sumalamin sa nangyari sa kanila pagkatapos ng mahigit 30 taon. At ano ang nangyari sa kanilang anak. Yung idea na gumawa ng ganyan na parang 30 years after, kanino yung idea yan? Kay Joed. Si Joed? Kay Joed yan. Si Joed, napanood niya ang Macho Dancer na original, sabi niya, at nagandahan siya. Yeah. Kasabay ko si Alan Paule, or yung movie na anang Macho Dancer 1988 sa showbiz. And then, since then, talagang winish ko noon, kahit nung bata pa ako na sana makapag-produce ako someday. At hindi ko akalain na after 32 years, mangyayari. Tapos, ang pinaka-classic pa nito, si Direk Joel Lamangan was part of that movie ni Lino Broca noon. Oh, so, ang ginawa ni Direk sa original Macho Dancer? Original? Oo. Siya yung nangihipo. Ako yung mamasang. Mamasang ako ng mga Macho Dancer. Oo. Okay, okay. Tapos, Joel, ang pagkakilala ko sa'yo, okay? That's entertainment actor. Tapos, naging, yung nag-meet tayo. Concert producer. Oo. What led you to become to produce films like this? I'm still into concert producing. Kaya lang, because of the pandemic, Kuya Poch, wala eh, di ba? Naka-ano ngayon, naka-steady ngayon. And hopefully, sana next year. So lahat ng concerts namin this year, like yung Alanis at yung iba pa, na-resched ng next year, pero walang definite date. And then bukod doon, walang open na venue for any concert. So yun, nag-isip ako, and ang movie, maraming venue, merong Netflix, merong upstream, maraming venue, at saka mas maliit naman yung puhunan sa movie kumpara sa concert sa international. So, you know, we have to think of something else eh. Paano ako na maganda yung kinalabasan itong pelikula, and then also, ito yung gusto kong gawin kasi may captured market, Kuya Poch. Ganun na karami yung bading ngayon eh. So, so magbubunyi sila dito sa pelikulang to. Okay. Kasi uso yung ano, no? Boys Love, tama ba? Iba naman. Yeah, pero iba naman to. Oh, pero original na ano eh. Si Lino Broca gumagawa na ng mga ganyan. Yes. Paano, Direct Joel, mga, paano yung approach yung ano yung, sabi mo sa akin kanina, ang gumawa ng script, ikaw at si Eric Ramos. Ano ulit? Ikaw ang gumawa ng script. Hindi ako, si Eric Ramos ang Eric gumawa Ramos ng script. Oo, oh, okay. Eric Ramos. Oo, oh, okay. Oh. Siya ang gumawa ng script. Paano nyo napagkasunduan na how to approach this film na merong... Hindi si Eric Ramos yan, si Henry Kitain. Henry Kitain. Ay, sorry. Si Henry Kitain ang gumawa ng script na yan. Okay. Sila ang nag-usap nila Jobert Sukal dito. Oh. Ngayon, gumawa siya ng script pagkatapos nag-usap-usap kami kung ano ang mabubuong istorya.
Nabuo naman ni Henry. Si Henry King Kitain ng Star Cinema ang bumuo ng script na yan. Okay. Hindi si Eric Ramos. Oh. Sorry. Yung isang pelikula, no? Yung sinabi ko kanina. Akala ko kasi yun, di pala. Oo. Ito, si Henry Kitain ang tumulap. Okay. Yeah. Ano mga inputs mo, direct? Dahil galing ka sa original macho dancer. Tapos ginagawa niyo itong bago, 30 years after. Hindi, kasi... Hindi siya related? Ano to, ha? Hindi naman... Hindi, ang ibig sabihin, ang pangyayari ay pagkaraan ng 30 taon sa ibang-iba na ang kondisyon ng bayan, ibang-iba na ang kondisyon at kontradiksyon ng ating pagbak ng buhay. So yung ngayong buhay ang ipinakikita niyan. Pero naroon pa din ang pagsisimikap ng macho dancer na kumita at sa pamagitan ng pagsasayaw-sayaw nila sa harap ng mga babae at mga bakla ay kumikita sila. Sa hirap din naman ang buhay ngayon. So, pero na pandemic din. Oh, nabutan. May pandemic din ito. Yung mga apektado na sobra, walang trabaho. Oo. Kasi sarado ang mga gay bar pag pandemic. Pero sarado. Ito bago mag-pandemic at nag-pandemic, lalo sila nahirapan nung nagsara na ang gay bar. Yes. Wala na silang trabaho. Joed, as producer, anong mga naenkwentro mong problema? Paano mo sinolusyon mo? First project, no? As producer. Yeah, very first. Okay. As a movie. Yeah. Kuya Poch, wala naman. Very smooth yung from the audition nung naghanap kami ng magiging bida. Naging problem lang namin yung bagyo. Inabutan kami ng bagyo. So, nung series. So dapat last day na namin, nag-extend kami ng another day. And then, lahat ng artista naka-lock-in. So, inabutan kami lahat dun sa hotel na ng bagyo. But, thank God kami na, yun nga, one day lang naman. And then, so far, wala akong naging problema kasi lahat ng artista very professional. Kasi, halos award-winning yung mga... Naputol. Tuloy lang. Lagaya. Atapin ni Alan ulit. Okay. Kung hindi ko itutuloy. Sorry, pakiulit nga yan sinabi mo. Na medyo na nagkaroon ng lag. About Alan Paule. Joel? Yes. Yes. Okay na. Kuya Poch. Sabi mo hindi mo gagawin kung wala si Alan Paul. Hindi ko to gagawin kung hindi natuloy yung condition ko na si Direk Joel Lamangan yung mag-direct at saka kailangan ma-invite namin dun sa original ng pelikula si Jacqueline Osset, si Alan Paul. Kasi sila yung original. Oo. So, related talaga yung pelikula kasi yung anak nila ngayon. Yes. Pero nung nag-audition kami, talagang nagulat kami na namangha lahat nung nakita namin si Sean de Guzman. Kasi kamukha talaga ni Alan Paul, parang pinagbiyak. Na nangyari pa, yung apelido ni Sean, kaapelido niya sa totoong buhay si Alan Paul. Paano nyo na-discover itong mga bagong ano? Ilan silang bida, aside from Sean? Si Sean ang pinakabita dahil siya yung anak ni Alan Paul. Okay. Pero we're introducing four good-looking guys dito sa pelikulang to. Parang then, support pala. Support. Okay, support. Pero lahat sila new in the yes. acting profession. Paano sila na-find? Nagpa-audition ba kayo? Nagpa-audition kami, Kuya Poch. Pero there's this one guy whose name is Nico Pasamonte. Hindi rin namin isinasantabi na kaya rin to natuloy kasi it's because of his story while the pandemic na nagkaroon siya na involved siya sa yung trending ngayon ng video call, yung sa sobrang hirap ng buhay nagbebenta sila ng video sa harap ng maraming parokyano or customers. Oo. Ano yan? Parang it's ongoing. Video call. Anong tawag? Yeah. Anong tawag? Video call. Video call. Talaga? Video call. And
na-meet namin nila direct yan before we started the movie. Talagang... Okay. Yun. Yun ang ginagawa niya. Okay. Or, mm. Anong... let me ask, Direct Joel Amangan. Apo. Anong mga insights na pwedeng makuha ng audience dito sa pelikula na ang mga working conditions ng katulad ng mga workers. May naipapakita ng pelikula na sa gitna ng hirap, kakapit sa patilim ang mga kabataan. Yes. Iisip sila ng mga bagay na makakatulong sa pamilya nila para kumain, para makapag-aral, para kumain, para makasurvive. At ang pinakamadali, dahil sarado naman ang mga kumpanya, wala namang hanap buhay, eh yung yes. Benta nila ang sarili nila sa video. Yun ang yes. Yun ang ngayon. Noong araw kasi kay Paalam Paolo, wala namang ganyan eh. Ngayon, yun ang nangyayari. So, sa pelikula, ipapakita ba yun sa pelikula? Meron. Iba naman doon sa pelikula, si Jacqueline Jose ay nag-iimbita ng mga sasayaw sa mga private parties mayayamang kliyente at mamimili ng isang tao na paglalaruan nila, titignan nila, panonoorin nila sa kanilang mga video-video. Yun ang istorya ng ginagawa ngayon. Noong panahon ni Alan Paul and Macho Dancer, wala namang ganun, sayaw lang sayaw sa club. Wala. Ito, kombinasyon, sayaw ng club at saka yung mga private dancing, private na pakikipag-usap at pakikipag-tsikahan, pakikipag-lampungan sa mga nangangailangan ng kaligayahan. Nangangailangan ng kaligayahan. Oo. Naalala ko si Joey Goshenfiao bigla. Direct Joey Goshenfiao. Oh, di ba kasi meron siyang club? Araw. Oh, yeah. Meron siya noon. Ano pangalan nun? Oo. G-Con. Chicos. Yeah. Pero magaling na ano rin yan eh, di ba? Na filmmaker. Oo, mahusay yun si Joey. Si Joey. Joed, yes. Okay. Successful lang. Mukhang masaya ka at sa first project mo, ha? Ano pa mong gawin? Tutuloy mo ba yan? Teka, bago yun. Actually... Kailan niyo ba kailabas itong ano? Itong anak ng Macho Dancer? Online ba siya? Okay. Kasi ngayon, Metro Manila Film Festival, di ba? So, yes. Hindi kami kasama dun sa Film Fest. Oo. So, papaunahin muna namin ang Film Fest. And then after that, tsaka kami sasalubong sa bagong taon ng 2021. Then, but yung insight ko dito, kaya to dapat panoorin ng tao, hindi lang ng mga bakla or what. Ang gusto kong, ewan ko kung agree sa akin si Direk, kaya siya tinawag na anak na Macho Dancer, is that sana yung mga magulang din naman. Kung sa tingin nyo hindi nyo kaya mag-anak, eh magplano kayo, wag. Kasi kawawa yung mga bata. Isinisilang sila dito sa mundo na binibigyan sila agad. Hindi pa man, eh, may responsibilidad na silang kailangan gawin. Eh, dapat nasa eskwelahan sila, dapat nag-aaral. Tama. Hindi sila dapat yung kumukuha no, or umaako ng responsibilidad ng mga magulang, ng mga pagkukulang. So, yun, dapat ano, pigil din sa pag-anak. Masarap sa una, pero sa huli, kawawa yung mga bata. Oh. Diba? Now, anyway, yung dun sa projects, of course, hindi pa man napapalabas itong anak ng Macho Dancer, ay gigiling na ulit ang burlesque, ang huling sayaw. Ito naman ay para sa mga kababaihan naman. So, this was inspired by the burlesque queen of Vilma Santos way back how many years ago. And then now, Direk Joel, napag-desisyon na namin na gumawa ng ganito kasi sa totoong buhay din naman talaga yung nangyayari. Godfather Productions, ang gusto nila ay somehow true to life story or based on a true story yung gagawin namin mga pelikula. Yun. Mm-hmm. Godfather, yun ang pangalan ng ano mo, outfit mo, Godfather? Yeah, for the movie, Godfather okay. Productions, yeah. Okay. Si Direk, Joel Lamangan, ano pa ang mga ginagawa mo ngayon? Approach, yeah. Sa anong pinagkakabalik? Ngayon nakakonsentrate ako sa Godfather. Nakakonsentrate ako sa Godfather dahil may mga programa akong gawin sa kanila. Yung burlesque dami, na. Dami. Pero meron pa akong Joe Ed Serrano story. Yeah. At now, yun ang muna ang pinagpo-focus ang kori na ginagawa ko.
Alright. Oo. Totoo ba yun, Joed? Yung story mo, yung pelikula mo? Yes, Kuya Poch. Kasi ito yung story ko, yung realization ko ng naging born again akong baby. Yun. So, yung twist ng story, kung gaano ako kapokpok noon, ipapalabas sa pelikula ko. Kung lahat ng mga kalokohan ko noon, yan. Yan, malalaman na. So, kawawa yung ano, blind item, Kuya Poch, dun sa mga nakasex ko noon. Ganon. Okay. Na-discuss mo yung, di ba, ang, kasi, unti-unti na na-accept ang ano, dahil meron ng LGBTQ community. Yes. Yeah. But at the same time, nakaka-encounter ang community ng mga problema. No? Anong comments mo dyan? Yes. Anong ano? Primarily, ang community, parang ang, may priority sila na ano, education and health, di ba? Sa gay community. Well, ako, Kuya Poch, ma-happy na ako na unti-unti tinatanggap ng Pilipino ang bading. Pero okay lang sa akin kahit walang gay marriage. Kasi para sa akin lang ah, ang kasal ay sagrado para lang sa babae at lalaki. Okay na yung maging bakla ka, okay na yung mag-live-in kayo ng partner mo. But to the point na dapat magpakasal kayo, alam ko walang ganun. Wala namang ganun. So, you know, somehow, kailangan, kahit naman siguro bakla tayo, eh, dapat din lumugar din tayo dun sa nahaayon. Yun ang para sa akin, para sa aking pananaw. So, yun. And thankful ako kasi welcome na nilang, I mean, well, marami pa rin conservative, of course, but somehow, marami na rin matatalino na ang pag-ibig, love has no gender. Ika nga. Yun. Okay. Mukhang masaya ka? Mukhang masaya love life mo? Ha? Opo, sobra. Alam ni Derek. Bago na. Oo. Yeah. Yan. Okay. Pero you look healthy, Joed. Thank you. Thank you. Di ba yung ano, parang ano, meron may health, no? Patap. May diabetes pa rin ako, Kuya Poch, pero I'm trying to lose weight. Na-maintain ko na yung tamang weight ko kasi syempre delikado na eh. Ang diabetes medyo traidor na sakit, di ba? Okay. Yes. Paano mo siya na-maintain yung health mo? Merong yung ang daming pagkain bawal, pero yung puyat, yan ang number one kalaban ko hanggang ngayon. Hindi ko mapigilan, pero kahapon lang sinabi ng doktor ko kasi may lumalabas na rashes. Kasi nga, pantal, dahil puyat ako lagi. So, yun, kailangan talagang yun, kailangan ko sundin si Direk Joel. Pag sinabing tulog ng 9 o'clock, tulog talaga dapat. Okay. Joel, lamangan. What's it like na nakarating ka dyan sa edad mo yan na malakas pa, healthy? What's your secret? Oversex siya. Yeah. Ano, okay. Positibo ang tingin ko. Ako parang veteranong newsman. Positibo ang tingin ko sa buhay. Lagi na lang akong naniniwala na may hope ang mga bagay-bagay. Lilipas din ang dilim sa ating buhay. Makakaroon ng umaga. Kaya, at saka yung paniniwala sa Panginoon. Sa akin yon importante, yung araw-araw nakikipag-usap ka sa Panginoon, sinasabi mo ang gusto mong gabihin, at saka nag-exercise ako umaga, nagwo-walking ako every morning. Mm-hmm. Ay lumalakad ako, nag-exercise ako, hindi ko yun iniwawala. Tsaka akin ang nililimitahan ng aking pagkain, pinipili ko na ang dapat kong kainin at kung gaano kadami ito. Kung araw, kain ko lang kain kahit na ano. Ngayon, ay medyo din. Pinipili na. Dahil diabetic din ako eh. Pinipili okay. Na. Oo, ang kinakain. Oo. Pero nare-reverse naman yung diabetes, di ba? Sabi ha? Ano? May mga nagsasabing doktor na mare-reverse ang diabetes kung mag-iingat ka. Totoo ba yan? Sinabi din ng doktor ko yun. Kaya naniniwala ako. Positibo naman ang pananaw ko. Baka ma-reverse ang diabetes ko. Baka ma-reverse ang diabetes din ni Joed.
o makakuha na na talaga ng gamot na talagang magpapatigil na sa pagtaas ng asukal ng blood ng mga tao. Okay. Direct Joel, gusto kitang tanungin, galing ka sa henerasyon ng mga filmmaker o mga nagtatrabaho sa film industry na naniniwala na ang isang ang artist ay pakialam sa mga issues ng bansa, no? In fact, tama. Si Lino Brocan, tama mo? Si Ismael Bernal, mga aktivista. Oo, naniniwala ako na ang isang artist ay hindi nakahiwalay sa lipunan. Dapat ang isang artist, lalo na ang mga manunulat at ang mga gumagawa ng pelikula, ay alam kung ano ang nangyayari sa lipunan. Sapagkat ang istorya ang kanilang ginagawa ay hinahalaw nila sa mga buhay na nasa lipunan. Kaya kailangan naka-integrate sila doon sa lipunan. Kailangan ay gumawa sila ng mga bagay-bagay na magsasabi ng katotohanan sa isang lipunan sa isang partikular na panahon. Ang mga tinatawag nating artist ay bahagi ng lipunan. Hindi, wala sila sa ivory tower dapat. Dapat alam nila ang Islam, alam nila ang bukid, alam nila ang dagat, alam nila ang nangyayari sa lipunan dahil sila ang mirror o salamin ng lipunan. Sila nga ang tinatawag nating ang sining ay tinatawag nating kaluluwa ng lipunan sa anumang panahon. Kaya dapat ang artista ay naka-integrate sa mga mamamayan, hindi nakaiwalay. Mm-hmm. May naalala ka bang mga salita o mga advice sa iyo ni Broca? Si Lino Broca, kasi peta ako eh. Bata akong nakututa sa PETA. Nung pumasok ako, si Lino Broca ang executive director. Narinig ko, sabi ni Lino, bago ka maging artista, ikaw muna yung mamamayan. At sapagkat ikaw yung mamamayan, may katungkulan ka sa bayan. At ang katungkulan mo ay sabihin sa pamamagitan ng sining mo ang katotohanan. Yun ang nakuha ko kay Broca. Kaya sa kanyang mga pelikula na ako ay artista, hindi ako nag-umpisang director, artista ako ni Broca, ay nakikita ko ang mga tema ng kanyang mga pelikula ay tungkol sa lipunan. Yes. Bumalik pa tayo, matos pa tayo ng konti. Kasi ikaw, Joel, Direct Joel, ikaw ang crowd director ng Himala, di ba? Oo. Ikaw ang nagdi-direct ng mga crowd scenes. Yes. Wow. Ang scene or honor, no? Oo. Balikan nga natin sandali yung experience na yun. O paano? Yun ang kauna-unahan kong experience sa paggawa ng pelikula. Ah, okay. Hindi pa ako nun pumapalaot. Nag-apply ako kay Bernal. Sabi ni Bernal, sige, sumama ka sa akala niya ako si Soxy Topacio. Kaya kinuha niya ako. Hindi ko sila sabi na hindi ako si Soxy. Nung papunta na sa Ilocos, sinabi ko, Derek, hindi po ako si Soxy Topacio. Ako po si Joey Lamangan. Eh, hindi na niya ako mapapauwi. Ando na kami sa... Layo. Ilocos. Sa Ilong. Sabi na ko, husayan mo. Tangina mo, papauwiin kita pag hindi ka mahusay. Eh, husayan ko naman. Okay. Ano gusto naman ako ng Ishma? Naging magkaibigan kami. Mm-hmm. Si Ishma din ay gumagawa ng pelikulang tumatalakay sa kung ano ang nangyayari sa lipunan sa isang partikular na panahon. Mm-hmm. Joel, yes, great point. Bakit hindi nag-umpisa ka bilang artista sa dati? Yes, great point. Yeah. Bakit hindi mo tinuloy yung pag-artista mo? Kasi tanggap ko na nung time na pauso na ang gold at saka yung sex, ano yun? ST movies. Hindi ko kaya eh. Ipapahalik ako sa babae. Ayoko. Okay. Kung ipapahalik ako dun sa lalaki, pwede sana. Like sila Gardo Versosa, sila Leon. Kaso, ipapartner ako kila Priscilla Almeida, Rosana. Ayoko. Hindi ko kaya. So, pero gusto ko ang showbiz. Mahal ko ang showbiz. So, namili ako nun. Sabi ko, kung magre-writer ako, magre-director ako, parang under pa rin ako. So sabi ko, mag-try ako mag-produce, mag-ipon. And then, yun na nga, I started producing shows yung abroad sa Japan. I bring Filipino celebrities, yeah. That's how it started. Yeah. Oh.
how do you look at life now na ngayon mukhang prosperous ka? Kuya Poch, kasi ano, natutunan ko sa pagiging born again ko yung you don't have to worry about anything. Hindi ka dapat mag-alala kung ano ang meron ka bukas o mawawalan ka. Nothing. Nothing. You just really have to go on. You pray hard. You focus to Him. You put God first in everything you do. Make Him the number one or center of your life. And then, everything will follow. So, dati, nag-worry ako. Bawal sa Kanya mag-worry. So, ganun lang. Positibo lang talaga. But of course, I'm only human. We're only human para hindi mag-alala. So, pag may mga ganun, you just pray para ma-block siya. And then, kaya ako nga gustong i-share ang buhay ko sa pelikula para maniwala yung tao na yung pinagdaanan ko, Kuya Poch. And alam ko, isa ka sa mga witness nun kasi kay Sister Wing, di ba? So, yung mga dinaanan kong yan, sumagot yan, sinagot yan lahat ng nung nasa taas si Jesus. Kasi, kailangan kasing malaman ng tao kasi akala nila pag bakla salot. Hindi ah. Ang bakla blessing. Blessing yan. Kasi, although wala sa Bible, paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos noon, hanggang ngayon pa rin naman na bakit walang bading sa Bible? But, you know, you just really have to be helpful. Kasi, one way of making God happy is by helping other people, by being a ninong. That's why nabuo yung Godfather. Because I'm just being myself. I'm just trying to help other people hanggang sa abot na aking makakaya. Hanggang kaya lang. Kung hindi kaya, edi i-lift up mo na sa Kanya. Pero huwag mo nang hintayin siyang gumawa ng milagro sa taong to. Kung kaya mo naman bigyan at kaya mong gawa ng paraan, mas matutuwa sa iyo ang Diyos. Ganun lang, Kuya Poch. Ganun lang. I'm prosperous because I know how to share. Mm-hmm. Yun lang. Yun yung totoo. Totoo yan. Mabait si Jojo. Gibbs ng gibbs yan sa mga tao. Mabait siya. Maluwang sa pera. Siya ang producer na maluwang sa pera. Sana mahaba pa ang pagpupundus niya. Okay, yung pera niya. Sana. Hinuhukay lang yung pera. Pag ano lang. Pag wala na, gawa ng paraan. Parang... Hindi. Pero tuloy pa rin. Walang worry. Di ba yung main ano mo source of income noon, yung food business, di ba? Nandun pa rin. Tuloy pa. Yeah. Andun pa rin, Kuya Poch. Yung we're still feeding 14,000 people every day. And yun. Ang natigil lang talaga, Kuya Poch, yung concerts. Natigil talaga. Oo. Tapos ano, ang daming naipit din na pera kasi nakuha na ng mga singers, I'm sure, di ba? Nakuha na ng mga singers yung down payment. And then, hindi sila nagsusole kasi ang rason nila, hindi naman din nila kasalanan na nagkaroon ng COVID. So, ang nangyayari, we have to wait for the date. Parang si Alanis, April 6 and 7 yung date namin this year. Yun, na-move na kami, Kuya Poch, ng December 7 and 8 next year. Another? December. Pangalawang reset? Yeah, pangalawang reset. Pangalawang reset. Oh, kasi it's too close, no? Yeah, pero imagine, Kuya Poch, December 7 and 8 of 2021. My God. Ang taon. Ayun ang final date, ang new date ng Alanis Morissette. Okay. Yeah, pero kung yung December 7, 8, 2021 ay papalarin daw ha, na mag-okay pa na, mag-okay ang lahat. Imaginein mo yun. Nakakaloka. Baga nakabitin pa. Okay. Direct Joel Lamangan. Yes po. What's the typical, anong, describe mo ang araw mo sa, ngayong naka-quarantine pa rin tayo, although makakalabas naman. Ang, syempre, pagkagising ko, magbe-breakfast, pagkatapos haharapin ko ang cellphone, tatanong, titignan ko sino ang mga tumatawag, sasagutin ko. Pag nasagot ko ng lahat, pupunta na ako doon sa aking ginagawa, kasi nag-iisip ako ng mga bagay-bagay, ng mga istorya na maaaring magawa sa pelikula at nag-iisip ako ng mga germs of story. Pagkatapos, nakikipag-usap na ako at mga meeting-meeting kay Joed, meeting kay Jobert, meeting kay Dennis, mga meeting-meeting. Kasi ang paggawa ng pelikula ay hindi lamang pag-shooting. Meron tinatawag na pre-prod. Pre-production. Pagkatapos ng pelikula, meron pang promo. Kagaya ito, ito'y promo. Bahagi ito ng aking responsibilidad bilang gumawa ng pelikula.
mahaba ang tinatakbo ng gawain ng isang gumagawa ng pelikula, magmula sa pagbubuo ng istorya, pag-shooting, pagkatapos ng shooting, pagpo-promote, mahabang proseso yan. Ang shooting, 8 araw lang. Ang buong pelikula, 1 buwan tinatrabaho yan hanggang sa maipalabas. Habang hindi na ipapalabas, ay gagawa ng mga paraan upang ma-aware ang mga tao sa pelikula ang ginawa. So marami ring trabaho, maraming gawain. Mm-hmm. Hindi ako na i-stack. Parati akong humahanap ng gusto kong gawin. Hindi ako pwedeng walang gagawin eh. Ako ang tatawag ng meeting. Kasi bukod sa dito, meron pa akong mga asosasyon o mga organisasyon na kasapi ako. Nagmi-meeting din yon. Ito yung mga social organizations, civic organizations na kasapa ako. Alam mo, Directors Guild of the Philippines, yung mga ganyan. Abalaka-balaka. Oh. Si Joe, marami kami ginagawa. Okay, Joe Edsonano, ikaw rin, ganun din, busy ka rin. Wala kang time... Sobra, kaya nga ako nagkapantal dahil sa sobrang busy. Pero very thankful ako, Kuya Poch, kasi effortless itong pelikula. Alam mo, napakaingay namin. Modesty aside, napakaingay nitong pelikula. Despite the fact na hindi kami kasama doon sa Metro Manila Film Festival. Sorry ha, pero alam, aminin natin, kami talaga yung pinakamaingay. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. So siguro, it only shows, Kuya Poch, na ganun na talagang karami ang bakla sa buong mundo. Kasi sa social media, may post lang kaming isang poster. Hala, million na yung nakaalam, kinakalat nila talaga. And siguro ganito, Kuya Poch, I think na-miss nila yung ganitong pelikula. Na-miss nila yung katotohanan, yung sumasalamin sa totoong nangyayari sa buhay. Kaya nga, maganda yung adikain ni Direk Joel kasi, at nanamana niya kay Direk Lino Broca, ako gusto ko rin yan kasi kailangan nating sabihin sa tao yung totoo eh, yung nangyayari, yung talagang totoo lang. So, yun. Nagugulat ako na despite of the pandemic, maingay talaga itong pelikula. Really hoping na, yun, mapanood ng marami. Okay. Meron na nga yung pink audience ang tawag. Pink audience. Yung ba tawag sa ano? Meron ng pink audience kasi nung wala yan. Kaya, ang lakas-lakas ng BL series ngayon eh. Kasi yung mga pink audience na hindi na sila nahihiya lumabas at manood. Okay. Itong Metro Manila Film Fest, bukod sa online screenings, meron silang physical sa cinemas, no? Sa mga sinehan. Although may balita kami dito sa isang columnist namin, si Danny Vivas, sabi, hindi rin kumita yung isang pelikula na in-screen sa physical theaters. Anong plano sa ano? Sa Anak ng Macho Gaso? Paano ang commercial run niya? Paano? Sa Kuya Poch, kami direct. Sige, ikaw muna, Joel. Sige na. Okay. Sa marketing side po, Kuya Poch, kaya rin ako kumuha ng pelikula kasi ang alam ko maraming venues, which is totoo. Now that meron ng Netflix, meron ka nang pwedeng pagbentahan sa Netflix. Pero bukod doon, nakapag-isip pa ako ng iba. Pero I think applicable lang yung naisip kong yun para lang dito sa movie na Anak na Macho Dancer because we have a captured market. So kahit na iba yung market nitong Anak ng Macho Dancer. Kumbaga talagang hindi kami pang general. Basically, pang bading talaga. Ganun karami yung bading. And we are happy na kahit yung bading lang makapanood or yung LGBT, okay na. So, maraming venue compared to the cinemas. Actually, sa cinemas nga, Kuya Poch, baka mabaril pa kami kasi nga yung director's cut medyo maselan. But since nasa mundo na tayo ng live stream at saka ng gadget, wala pa namang MTRCB doon sa mundong yon. Walang so, censorship, sir. Basically, wala eh. So basically, may enjoy nila yung... Pero kami naman, hindi naman kami gagawa ng pelikula, Kuya Poch, na parang kailangan mag-bodo, mag-wala, walang ganon. The story, yung storya, hinihingi sa storya. Kasi alam naman, mag-macho dancing ka na nakamaong ka. Siyempre, walang ganon. Okay. So, yun. Okay. Direct, Joel,
Joey, yeah. Sorry. Ano pang pwede mo idagdag sa mga nasa? Yung panunood ng sine, yung isang ugali. Ngayon, kapag nabago na ang panunood ng sine sa malalaking sinehan at meron ng ibagong paraan ng panunood, kailangan muna yung maging habit ng mga manunood. Yung mga upstream, yung mga tinatawag natin virtual cinema, pag-aaralan pa yung mga tao kung paano ba sila makakapanood. Kasi may bayad din yan eh. Ang BL yes. series, yes. ang BL series naging hit kasi walang bayad. Walang bayad yung YouTube, ang BL series, yes. walang bayad. Tama. Eh ngayon, may bayad na. Tapos mahihirapan pa sila kung paano sila manonood. Kaya medyo nag-aalangan silang panoorin ito. Kaya kailangan muna silang maging sanay sa panonood na ganyan. At wala silang kasamang manood, kundi sarili lang at pamilya na. Hindi yung pagkarami-rami yung nanonood sa isang madilim na lugar. Maganda ang karanasan. Ngayon, iba na naman. Kaya nga, idinidiscover pa nila ang paano ba ang manood ng isang pelikula. Hanggang hindi ito nagiging kasanayan, mahihirapan. Lalo na yung, sino ba ang may mga cellphone? Sino ba ang mga iPad? Wala naman lang iPad at cellphone lahat yung mga tao. Marami hindi pang lahat. Wala. Kaya maraming hindi pa makakapanood. Kasi marami pang wala eh. Lalo na sa mga mahihirap. Eh, hindi nila alam kung paano manonood. Siguro ang una nilang sinabi, tinuruan muna ang mga tao na kung paano manood ng sine. Kasi yung dati, pupunta ka lang sa sine yan, bayad ka, pato ka na, manonood ka na. Ito, hindi ganun eh. Meron pang proseso kung paano ka makapanood. May password, may kung ano-ano. Mat nahirap intindihin yan ng mga tao. Matagal yan bago makasanayan. Okay. Magkano naman ang plano niyo ticket price at Joed? Kuya Poch, we will announce it. Right now, busy kami sa pagtatapos ng trailer kasi yun yung nasa party kami ng promo. Then from there, i-announce namin yung price ng ticket. But kami walang pinagkaiba to Kuya Poch sa ginawang Manny Pacquiao Mayweather pay-per-view. Ganun kami. Okay. Ganun kami kasi napaka-special nitong proyektong to. Kakaiba naman yung story at pelikula. Sabi ko nga, there's a captured market for this. So, swerte na namin kung lahat ng uri ng tao panuorin to. Kasi maganda naman talaga. Hindi naman pambakla lang ito eh. But at least, sigurado na kami na meron kaming captured market. But yun nga, first, we have a pay-per-view second for the Philippines. And then, meron kaming worldwide na pay-per-view. Yun. Mm-hmm. Sa tingin nyo, bago siya. Ito magiging trend. Are we seeing the death of the cinema? Yung sinehan? No, basta ang alam ko, this will be the first pandemic movie na magiging blockbuster sa ganitong uri ng venue. Na, yun, malakas ang paniniwala ko na sa ingay, ito yung pinaka-kikitang pelikula sa nararamdaman ko. Wow. It's good to hear. Joel Amangan. Yes po. Parting words po para sa manonood natin. Ngayong panahon ng pandemic ay kailangan tayong magtulungan. Ang industriya ng pelikulang Pilipino ay naka-stop, hold, kasi wala namang sinehan. Pero may mga pagkakataong nagpapakita ng mga pelikula sa pamamagitan ng bagong uri ng panonood. Sana pag-aralan, sana tangkilikin para magkaroon ng ibang uri ng kaugalian ng panonood. Kapag bumalik na yung dati at mayroon pa tayong upstream, may maraming uri ng pagpapakita ng pelikula. Tulungan natin ang industriya, tulungan natin ang ating mga kababayan na mabuhay ng tama. Magtulungan tayo, hindi naman magiging habang buhay itong pandemya. Liliwanag din yan, mawawala din yan. Kaya magpasalamat tayo na sa gitna ng pandemya, meron pa rin ganitong mga pelikulang ginagawa na kapagbibigay hanap buhay sa ating mga kababayan. Panoorin po natin ang Anak ng Macho Dancer. Salamat po! Joel, gusto pa idagdag, Joel? Ako, Kuya Poch, direct.
merong tinatawag na new normal. At ito na yon sa makabagong mundo. And then we just have to adapt. Kung walang sinehan at mawawala ang sinehan, so be it. Pero hindi dapat mawala ng trabaho ang mga nasa likod ng sinehan. Ang mga artista, ang mga direktor, kami mga producers. Kaya nandito ako, iniinganyo kong lahat, sumugal tayo. Bakit? Akapin natin ang new normal. We have to adapt. Like yung food, yung restaurant, takot ang taong lumabas, takot ang taong pumunta sa restaurant. Ako may restaurant ako, but there's a delivery kasi lahat online gusto nila deliver na. So, yun, ganun lang. And maraming negosyo ang nabuhay sa bahay lang because of that. Hindi na sila nagrerenta ng lugar. Yung mga nagtitinda ng sapato sa mall, nagsara, pero nasa bahay ang negosyo nila. Wala na silang monthly rental. So, somehow, nakakatulong din. Meron ding hindi maganda, pero ding meron maganda. So, I think we just really have to adapt. Kailangan maging, you should get out from the box. Mag-isip ka, huwag kang tumigil sa pag-iisip. Kasi, sa panahon ngayon, makakagawa ka rin talaga ng paraan. And you just really have to call on God. I mean, guidance. Number one siya talaga. And then He will guide you dire-diretso. Yun lang, adapt. I-adapt natin yung tinatawag niya na new normal. Yan, yun po. Alright. That's Joel Serrano, producer, and Joel Amangan, filmmaker. We just had a very interesting discussion on their new film, upcoming, scheduled for next year, right? 2021. Abangan niyo po ang Anak ng Macho Dancer, 30 years after the original Lino Bravo film. Thank you.